Oh, brado. Eto na! Ready na siya! Kain tayo! Kain tayo, mga langga! Bakit masarap ba to? Sarap yun, syempre. Hello, mga langga! Kumusta kayo? Magandang araw. So, for today, wala kasi akong gagawin. And, 1 month na din yung leave ko. Malapit na ako pumasok. Malapit na matapos. Laging boring yung araw ko. So, sabi mo nga ako dito, ba't yung mag-vlog? Dari lang, hiling-hiling mo na umarad ng mga vlogs. Mga ganyan. Eh, sabi ko sa nila, walang content. Mayroon kasi mag-isip ba ng content. Tsaka yung pag-edit, hindi ko alam yun. So, ngayon, i-content natin yung kuya ko nagluluto sa kusina. So, magluluto daw siya ng pasta merienda. So, tara, guloy natin siya. So, dito yung kuya ko. Pasukin natin. Yo! Yo, what's up? Nagagawa ko. Ah, ito. Gagawa tayo ng ano, ng ali olio pasta. Ali olio? Ali olio ripolio? Ali olio ripolio. Ano bang gagawin natin? Pwede bang manggulo kami sa mga kalangga natin dyan? A few inches later. Ayan mga langga, busy yung kuya ko dun, no? Halika dito, Brad. May tatanong natin mga kalangga. Oh, sige. Sa pagluluto ba ng anong pasta yun? Anong tawag doon? Ali olio pasta. Ali olio pasta. Ano ba yung mga kailangan natin? Usual na kailangan. Share mo naman yung ingredients natin sa mga kalangga natin. No? Well, syempre. Ah, sige, share mo. Para may makuha rin sila, hindi yung pagkagusto nila. Tama. Oh, so, share mo, ano okay. Yung ingredients? Una muna, kailangan natin syempre pasta. Pasta nga. Hindi ba pwedeng bigas doon? Natural pasta, di ba? Okay, okay. Pasta. Gamit natin yung spaghetti pasta. Tapos, siyempre gagamit tayo ng asin. Any brand naman ng asin? Wala namang... Wala naman, kahit anong asin. Basta wag lang rock salt kasi masyadong mahirap gamitin na rock salt. Okay. Mainam na yung ano, gamit ka ng iodized salt, table salt. Okay, okay. Yun. Siyempre, rock salt. Olive oil. Ayan, olive oil. Any olive oil? Kahit anong olive oil, kahit yan. Gagamit tayo ng black pepper. Pepper? Tapos, ito pa iba. Kasi nga, ali olio, so main ingredients niya dyan is... Garlic, syempre, bawang. Tapos, chopped parsley. Usually, ang aloe olio, walang cherry tomato yun. Pero para sa akin, gusto ko nang may cherry tomato para medyo mapulang-pulang ba yung pasta natin ng konti. Yun, yun yung technique. Cherry tomato. At tapos, chili flakes. Okay, yan. Yung aloe olio ba, ano yan? Anong cuisine yan? Italian, no? French? Italian cuisine. Italian. Yun, sige. Babalik kami mamaya, ha? Nangamoy bawang na kasi kaya pumasok ulit ako. Parang may bawang na. Ayan. Ano lang ginawa mo, Brad? Share mo. Ayun, nilagay ko ng... Napainit muna ako ng pan. Tapos nilagyan ko ng olive oil. Tapos pag aaral yung loob ng olive oil, medyo mainit na siya. Nilagyan ko siya. Nilagay ko na yung garlic. Hinulog na natin. Tapos sinabay ko na rin yung chili flakes. Tapos nilagyan ko ng... usually dapat gagamit ako ng vegetable stock. Kaya lang... Tinabad na ako gumawa ng vegetable stock. So yung pinagpapakuluan na lang ng pasta natin, yun na lang yung pinanglagay ko. O paano yun? Di ba wala naman effect yun? Wala namang effect. Pero syempre, mas okay sana kung vegetable stock para at least yung hindi lang siya kabudubig. Tapos yan, nilagay ko na yung cherry tomato. Tain lang natin na maging ready itong pasta natin. Tapos pinalagay natin siya mamaya. Pakidalian naman, ba't hindi siya nagugutom na ako? Paglaro-laro ka muna doon. Yeah, yeah. Ayan, so susubukan ko naman pag-aralan yung ginagawa niya para, di ba, at least, in the future, alam ko na rin magluto. Hindi na lang lagi yung kakain na ba, ganyan. So wait lang yun sa... Kasi tinotos mo yan, para yung touch nung pasta, kumapit dun sa, sa Italiano . Amido. Amido? Kasi yun magpapalagkit niyan yung tarts. Ayan, tinan mo, di ba? Diba, yung sauce niya, hindi kabubig lang, nalalaglag na lang, nakadikit pa rin siya sa pasta. Parang creamy, pero walang cream. Yun. A few inches later. Ito talaga yung pinagusto ko sa lahat. Yung tipong luto na. Yeah. So usually, pagka nagluto ko ng pasta, ito yung mga meriendang masarap na mabilisan lang. Within 15 minutes,
Ready na to. Ready na siya kanan. Yan po yung ano, siyempre, perks of having a chef brother. Siyempre. Busog ka palagi. Siyempre, mas dadamihan ko sa'yo kasi mas patay gutom ka. Nilaglag mo tayo sa mga kalangga natin dyan. Oo, siyempre. Pero in real life, totoo po yun. Lagi akong gutom. Lagi siyang gutom ka, eh ako naman bilang nakakatandang kuya. Yun no? Nakakatouch naman. Oo, siyempre. Ayoko kayong kumayan. Kasama kang tumaba, ganun. Kasama ka sa pagtaba. Yun! Po yung mga kalangga, so... Tapos, ayan, so lalagyan natin ngayon ng parmesan, ayan. Pero may mahalagang tanong yung mga kalangga natin. Oh, sige, tanong lang. Nagugas ka ba ng kamay mo? Parang galing yata ako kanina. Yun lang, mga kalangga, huwag na natin tikman. Mukha lang masarap, pero wala. De, pero yun yung pinaka-importante sa lahat pag nagluluto tayo. Maghugas ka ng kamay, kailangan lahat ng bagay na gagamitin mo, malinis. Yun! Diba? Oh, yan, ready na. So, mga kalangga, diba? Hindi na ako na-boring ngayon. Ah, tapos, didrizzle natin siya ng oil. Yan. Sarap. Pakita mo. Didrizzle natin ng konting oil para at least shiny siya ng konti. Diba? Oh. Ayos na, diba? So, ayan, tapos na ang aking cooking serye. Parang vlog mo to, ah. Parang vlog mo to. Ay, may ginulugulo mo ako dito, eh. Yan, walang problema doon. Basta hindi tayo na boring para sa mga kalangga natin yan. Sana na entertain kayo at sana may konting natutunan. Kahit hindi masyado nating na future yung pagluluto. Basta yung mga ingredients, andyan naman yan. Bahala na kayo. Search din pag may time. Huwag tamad. So, yan. So, see you. Hanggang sa susunod, ah. Please. Subscribe pala yon, sa channel. Please, di ba? Yon. Dire-diretso lang tayo. Salamat. Goodbye mga kalangga. Ayos.